Good morning, guys! Welcome to my channel! Once again, my name is Benz Christ. Ito na naman ako sa inyo, guys. Ito na naman ako para magbigay sa inyo ng isang tips or magbigay ng yung mga tanong na mga tinatanong sa akin ng mga aking mga subscribers. So, ito, guys, sasabihin ko na sa inyo kung magkano yung sahod nga ba. Magkano nga ba yung sahod na isang caretaker na dito sa Taiwan or yung magkano yung aming nananinet na sahod dito sa Taiwan. So, dyan ka lang, guys, at sabihin ko sa'yo kung magkano. So, ayun, guys, nandito na uli ako, guys. So, ayun nga, guys, yung mga tanong sa akin ng mga subscriber ko. So, magkano nga daw ba yung sinasahod namin bilang isang caretaker dito sa Taiwan? So, ngayon, guys, sasabihin ko na sa inyo yung kung magkano talaga yung aming sinasahod. So, ito, hawak-hawak ko ngayon yung aking payslip, guys. Ayan. Yan yung aking payslip. Yan yung payslip ko na monthly. Andyan yung mga deduction. Andyan yung mga kinakaltas sa akin ng aking, na kinukuha dun sa aking sahod. So, ito, guys, bali yung sahod namin ng pinang isang caretaker dito sa Taiwan, isang caregiver, hindi, guys, hindi naman ganun kalaki, hindi rin naman ganun kalit. So, monthly, guys, masahod kami. So, yung net, yung aming, guys, na salary talaga dito is 17,000 sa NT dollar. Yan yung aming sinasahod monthly. Yan yung aming total na sahod. And then, monthly, guys, kinakaltasan kami ng, eto, guys, yung aking salary sheet is, ano to, 2000, based on 2018-19 hanggang 2020. Ito yung binigay sa akin ng aking broker o ng agency ko dito sa Taiwan. So, ayun nga, guys, so, bali 17,000 yung NT dollar, yung sinasahod ko. Monthly, yun yung aking yun talaga yung ano, yung regular na wala pa yung overtime na binabayaran nila pagka ikaw ay pumasok ng Sunday. So, pag ikaw naman, guys, ay pumasok ng Sunday, halimbawa, hindi ka nag-day off sa loob ng isang buwan, hindi ka nag-day off ng 4 Sunday or 3 Sunday, bali, ang matitita ang iyong sasahudin is pag halimbawa, 4 Sunday yung idinagdag sa ano mo, sa sahod mo na 17,000 is magiging ano yon, magiging 18,900 kasi guys, so sa 17,000 is kakaltasan pa po kami ng health insurance. Yung health insurance po na yan, monthly kinakaltas po sa amin yan. Depende po yan sa, kung dati kasi, nung una pa ako dito is, 200 plus lang yung kinakaltas nila sa ano. Ngayon, guys, 310 na yung, bali 2018 to, and 2000, hanggang 2019. Pero alam ko ngayon, nagbago na eh. Ito kasi yung binigay sa akin ng agency ko or ng broker ko. So, 310 yung kalta sa akin ng a few moments later. And then dun sa 300 di kaltas po yun, 17,000, ileles po natin yung 310. Tapos meron pa po kaming binabayaran na broker's fee dito sa Taiwan. Yung broker's fee po, pagka po ano, pagka ikaw ay 1 year is 1.8 yung kinakaltas. Pag 3 years ka, 1,800 NT dollars yung kakaltasin sa iyo monthly. Then, pag ikaw naman ay 2 years is 1,700. Pagka ikaw naman ay 3 years na, 1,500 yung kakaltasin sa iyo ng agency mo para sa broker's fee. Ayun, guys, hindi kasi medyo malaki yung bayad namin dito sa broker's fee, guys. Kasi alam nyo, hindi po pwede walang broker, pero ko ikaw ay direct hire, pero hindi pa ako direct, kaya nagbabayad ako ng broker's fee. So ngayon, ang binabayaran ko sa broker's fee ko is 1,500 monthly yung binabayaran ko.
And then, monthly naman lahat kami talaga, guys. And then, ayun nga, guys. So, pagka nando, pagka yung ikaw ay hindi ka nag-day off, to so, may 4 Sunday. Bale, 4 Sunday. Minsan kasi, may isang kasi may 5 Sunday. 5 Sunday ba? Oo nga. So, ang manenet mo pag 4 Sunday ka la, pag 4 Sunday is 18,958. Ayan guys, so nandyan no. Ayan guys. Kita nyo ba? Ayan. Ayan. 18,000 yung ano mo, pag wala kang kaltas. Bale, yun na yung net mo, nandun na yung nagbayad ka na ng nagbayad ka na ng yung health insurance. Pero pag ikaw ay magbabayad ng broker's fee mo, ay maliit. Maliit yung ngayon sa sahod din kasi magbabayad ka ng broker's fee mo na 1,500, tapos yung insurance, tapos halimbawa pag ikaw ay nagde-day off pa. So, kakunti, minsan natitira, katulad ko, sa akin kasi, nagde-day off ako, pero kinakalta sa akin ng broker ng aking amo is minsan isa lang, isang day off lang, pero dalawang beses ako mag-day off. 24 hours, hindi niya kinakaltas lahat. So, minsan nanenet ko, nanenet. Iba-iba kasi nga nagde-day off ako. Ang nanenet ko minsan, minsan 17 plus, 18 plus, kasi nileles nga yung aking day off. Pagka ako ay nagde-day off, so, inileles niya minsan isa, pero minsan dalawa din. Ayun, minsan pagka siya ay A few moments later. Ayun guys, nandun na tayo sa kaltasan. So ayun guys, bali pag ikaw, meron pa po kinakaltas sa amin dito, ayun po ay yung medical fee. Pag po nag-medical ka, nagkinakaltasan ka po ng 2,000 every, very sa isang taon, isang beses po yun, yung medical. Bali, ang bayad po sa medical dito is 2,000. So, wala, ang nanenet mo talaga dito. Kataasan na nanenet ko po, nanenet na sa iba-iba kasi, minsan 17, 15 lang po pag ikaw ay nag-medical. Kasi may kakatasan ka ng broker's fee, kakatasan ka ng day off mo, taas yung insurance mo. So, yun lang yung ano, minsan 15 lang yung ano, minsan nga 14 lang yung natitira sa sahod mo. Pero okay na din, basta matipid ka lang, kaya mo yung pagkasyahin, pagpapadala sa mga anak sa Pilipinas, makakapag-ipon ka pa rin. So, basta tipid ka lang, kaya, wag laging bilin ng kung ano, makakatipid. So, ayun guys, yun nga nagtatanong sa akin kung magkano yung sahod. So, yung sahod namin dito guys, isa yun, 17,000, tapos nilalas pa ng insurance, broker's fee, at saka ng medical fee. So, depende, tsaka yung day off po, depende sa amo mo kung kakaltasan ka, or meron kasi na amo na hindi ka kinakaltasan ng day off. Meron din naman na kinakaltasan ka. So, depende po sa amo, at depende yan sa iyong kasama sa bahay, kung talagang kakaltasan sa iyo. Kung ikaw ay magde-day off lagi, kakaltasan ka. So, maliit lang yung magiging net mo sa sahod. Yung mapapasa kamay mo talaga. Pero yung talaga sahod namin dito is 17,000 NT dollar. Yun yung sinasahod ng isang caretaker or caregiver dito sa Taiwan. So, sa nagtatanong, ayan, nasagot ko na yung ano mo, yung tanong mo sa akin na kung magkano yung sahod ko dito, magkano yung sinasahod ko dito sa Taiwan bilang isang caregiver or isang caretaker. So sa mga nagtatanong pa guys, kung ano yung mga gusto nyo na i-vlog ko, so comment lang kayo sa baba ng description ng channel ko guys, at sasabihin ko sa inyo kung ano-ano yung mga gusto nyo. So ayun lang guys, at dumating na yung amo ko guys. At ayun lang ang aking masasabi sa inyo. So,